ang copy ng picture. Kasi hindi ko na pinicturean eh. Hindi ko na siya pinicturean dahil yun nga, sila Manong naman yung magrereklamo. Nandun lang tayo to support at ipakita na hindi tayo tatakbo. Good morning, internet viewers, and welcome to another episode of Mamotor Vlog. So today is Saturday, October 27, if I'm not mistaken, and this will be my third time, or I would like to say the last time I will cover my my incident scene. Yeah guys, kasi ipapasok na namin sa talir yung kotse and I'm just looking for ATM. So anyway guys, doon sa mga hindi nakakaalam, no, na-involve tayo sa aksidente last Sunday, October 21. And yun yung inaasikaso natin ngayon. And yung shop na pagpapasukan ng or pagpapagawa ng kotse, ito sanang i-vlog. Alam mo, ang daming subscribers eh. Gusto ko sanang i-vlog. Paso, wag na. May dahilan kasi ko. And ito yung dahilan na. This will be the follow-up video and we are on our way to the shop kung saan na tinitingnan natin kung doon natin papagawa yung na-damage natin sa sasakyan. I offer na ipagawa doon sa tropa natin sa North Caloocan para yun nga maasikaso kagad at magawa, but they insist na doon sa malapit sa kanila. So yeah, so yung being responsible rider na lang. Well, hindi tayo mayaman, so we are struggling to find a fund para doon. So, kaya naghahanap tayo ng mas mura. And kaya nirefer ko na rin doon sa tropa sa may Caloocan para yun nga, di ba? Kahit wala pa akong pambayad, is maharap na. Pero wala, ayaw eh. Nalalayuan sila eh. So, para walang gulo, let's go. Gawin na lang natin, di ba? So on the way tayo doon sa shop para ipakot yung presyo or pa-estimate kung magkano yung gagastusin. Although meron na akong estimated na hawak galing sa tropa sa Caloocan. Tingnan natin kasi dito nila prefer na ipagawa. Yun ang gagawin natin ngayon. No? I'll already contact the owner ng kotse to meet me up doon sa shop. Eventually nag-reply siya dahil medyo traffic, so te-text ko na lang siya para alam niya na nandun tayo. We are just being responsible yun, kahit na masama sa loob natin, dahil eventually gastos pa rin yan. And sa pinagdadaan ako ngayon, medyo financially struggled or medyo nakakamawibawi pa lang, hindi pa totally nakakabawi. Pagsubok to eh. So we have to deal with it professionally, as human as possible, as if nakikipag-coordinate tayo ng maayos. We already make a legal document sa napag-usapan namin yung gagawin sa sasakyan. So yun lang ang sasagutin ko kung ano yung nakasulat sa napagkasunduan namin. I hope this is a blessing in disguise. You know, medyo magaang-gaang naman sa damdamin. And yeah, yun. Papunta tayo ngayon. So since papunta tayo ngayon doon sa shop, see you then sa shop and balitaan ko kayo sa nangyayari or mangyayari. Okay, so yun nga guys, i-ano ko sana yung name nung shop, pero wag na, mahal silang manihil, grabe, almost double eh. So, malaki yung gagastusin, ayaw pumayag nung nag-estimate, kaya so buo daw gagawin, I don't know, kaya yun,
Ay, inisip ko na yung gastos na naman. Gastos. Hindi nga akong agas na ganun kalakas ang motor ko eh. Well, in a way, pero na ako makamungon. Nasa narinig ko. Ay. So, okay guys, no, meron na ulit kami bagong kasunduan. To be fair naman sa, ano nila, no, in favor naman on their side. I mean, hindi natin masisisi. Talagang they have to be in favor of their side. So, yun. We have to pay almost double ng estimate ng kakilala natin. So, ganun daw sila gumawa. Buo, hindi pachi-pachi. So, wala tayong magagawa ron. Nakakalungkot lang isipin dahil yun yung mapigyan tayo ng price na medyo, you know, may konting awa. Pero wala, business is business. So, yeah, ganun. So, yeah. And, hindi ko kayo features dito. Hindi ko babanggitin ang shop nyo rito. Hindi ko rin papakita ang itsura ng shop nyo rito. Makabawi-bawi sa inyo. Why? Bakit sa akin nangyari to, guys? Buhay. Yeah, iyak muna ako sa isang tabi, guys. Nabaliw. Parang nawalan akong ng ganang i-cover. Okay, so hi viewers. Viewers on the internet and cell phone. Bad things, guys. At na-involve tayo sa accident along C5. And yun, nandito tayo sa barangay ng West Rainbow para yun, i-settle yung ano, yung or makausap yung kabilang panig. What happened is kwento ko sa inyo dito. Medyo I'm in shock pa ngayon. So, yeah, kita nyo. Basag ang aking side mirror. Both ang aking signal light damage, isa ang brace, ito kaya kong repairin yan. And so yun, working naman yung motor, higala natin dito sa, and if you starting naman, and if you nagwo-worry sa okay naman, wala naman yan. Thanks God, safe pa rin ako. Yung incident is solid incident lang talaga. Yung mention ko sa inyo data kung nangyari. Check ko muna lahat maigil na. Balikan ko kayo guys for the full story. Ingat. Ang hirap to tignan yung nangyari ako sa inyo. Ay. So, okay guys, yung istorya natin, na-involve tayo sa aksidente along C5. Pupunta sana tayo ng Antipolo, but eventually napasama yung alis ko ng maaga. My intention is makaalis ng maaga para maaga rin makauwi dahil yun nga, birthday sana ng anak ko. But yeah, It's a pure accident talaga. I mean, walang may kasalanan sa amin dalawa nung kotse. What happened is on the way ako papuntang Antipolo. Along C5, binabaltas ko ang C5. May UV Express yung tulay. Pag-akit ng tulay ng bagong ilog. May UV Express na huminto at nagsakay ng pasahero. So, ang tendency, yung kotse, ihinto talaga. Bigla rin siya napahinto dahil nga biglang huminto ang UV Express na nagsakay ng pasahero. So, tayo, na tumatakbo tayo along motorcycle lane. Wala naman tayo nilabag. We are on our 60. Pero nabigla tayo sa biglang preno nung UV Express. So
Yeah, nakapagpreno naman tayo but hindi talaga inabot at may impact pa rin talaga yung pagkakabangga natin. So yun nga, kita nyo, side mirror, pasag, boat. So may tama yung ano niya. So happen lang na ano, talagang insidente, pure incident. Walang may kasalanan. Ang may kasalanan sa amin, yung UV. So hindi natin nakunan dahil wala namang tawag dito, wala naman talagang intention na mag-video doon. Ang intention is yung along antipolo na doon na ako mag-vlog sana, pero yun, nangyari sa atin, okay naman ako, thanks God, walang nangyari masama sa akin, hindi naman ako nahilo, so everything. Ang medyo ano lang nung umpisa, syempre medyo high blood pa yung kapilang panic dahil nga sila yung nabangga. And tayo naman is medyo shock pa dahil nakabangga tayo. Medyo mayroong hindi pagkakaunawaan na nangyari. But eventually, may mga kasama siya na medyo kalmante. Wala namang sakita na nangyari or everything. Nagkasundo naman. May inoffer ako sa kanya yung sa North Caloocan na tropa. Pero nalalayuan kasi sila. So, rejected na yun. Umpisa pa lang. Ang mahalaga, ligtas ako, pinipicture. Kasi hindi ko na pinicturean eh. Hindi ko na siya pinicturean dahil yun nga, sila manong naman yung magre-reklamo. Nandun lang tayo to support at ipakita na hindi tayo tatakbo. So Makati yung nakakasakot kasi nung ano. So dito tayo sinari sa West Rainbow na barangay. Para pag-usapan, mamagitan natin yung barangay. Pag-usapan namin yung kung ano yung magandang or mapagkakasunduan namin. In madaling salita, in real talk, nagka-aregluhan na lang kami. Naabala sila, naabala ako, parehas kami naabala. Hirap ako magmaneho. Wala akong side mirror. Hi, visit. Good things, hindi naman malaki damage yung motor natin, guys. So, sana man lang, yun nga, yun yung problema eh. Yung mga hindi nasunod sa ano sa... Ewan ko ba kung bakit ganito siya? So, again, guys, no, for transparency, hindi tayo perfect. Nasabi ko sa'yo. Pero, ang dahilan ng aking aksidente is hindi natin masasabing katangahan dahil parang nangyari kasi na nasa motorcycle lane ako no, bago makit ng C5 ng tulay ng bagong ilog, nasa motorcycle lane ako, tapos umovertake ako sa kaliwa. Ngayon nung pabalik na ako ng kanan, ayun o, aksidente rin, tanggal ng gulong. Nung pabalik na ako sa kanan, sa motorcycle lane, so syempre, walang traffic, tumatakbo tayo ng mga mostly 60, 65, something like that. Hindi naman as in cast, ano talaga. Yun lang, late lang talaga natin nakita na nakahinto si Manong. Dahil biglang huminto rin yung UV Express. So, yun, salpok tayo, salpok. So okay guys, kasama ko ngayon si, anong pangalan mo sir? Ray Adepuin. Ray Adepuin, siya yung may-ari ng sasakyan na nadunggol namin. At ano masasabi mo sa driver ng UV Express? Gago eh, kaya nakita ng highway yung daan, si 5 yun boy. Yun nga. Kaya nadali kami. So, anyway, ang lesson dito, kung makadisgrasya kayo, or makasangkot kayo sa aksidente, medyo lamig-lamig lang sa ulo. No? Sa umpisa, okay lang. Medyo, wag lang magkasakitan. Kasi, syempre, parehas kayong shock, parehas kayong naano. So, yung sa amin, okay naman. Natapos namin ng maayos, matiwasay. Andyan na yung sasakyan. At maging totoo lang, tuparin ko ano yung napag-usapan, no? So guys, ang masasabi ko sa may-ari ng UV Express, eto ka! Fuck you ka! Sige. Thank you. I-ano kita pag ano?